Sa unang bahagi ng pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puesto, pinangalanan niya ang mga umano'y sangkot sa illegal na droga. Pasok sa kanyang listahan ang mga paruhinog ng Uzami City. Rinaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Uzami City. Nova Princess Parahinog Chavez, used to be the wife of, I think, Colanco. Inutos ng Pangulo na tanggalan ng security detail ang mga nasa narcolist niya. All policemen, PNP personnel, assigned as security guards, security personnel ng mayor I have mentioned. You are hereby relieved of your duty and immediately report to your mother unit. Isinuko agad ng mga paruhinog ang kanilang mga matataas na kalibreng baril. Pero hindi kumbinsido ang pulisya. Gisaganda nila, pinapamantay na nga dawat nga information. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Northern Mindanao, may natatanggap silang impormasyon na may mga hindi pa isinusukong baril ang mga paruhinog. Bagamat tinanggalan ng PNP at Army Security Detail, ginamit umano nilang security guard ang barangay peacekeepers. Didaanapod na ka ng mga long firearms. Dagdag ni Gonda, inarmasan sila kahit bawal. Ito ang dahilan ng pagsalakay sa mga tirahan ng mga paruhinog na humantong sa madugong wakas. Ikinalungkot naman ng ilang kapitbahay ang nangyari. Dako kay katabang Mayor Madre. Sabi ni Mang Jose, malaking kawalan ang pagkamatay ni Mayor. Dako ko kay kasubo kay namatay atong. Sabi ni Aling Eustacia, mabait ang kanilang alkalde. Si Mayor Aldong Paruhinog ay anak ni Octavio Paruhinog Sr. alias Ongkoy na nagtayo ng Kuratong Baleleng. 1997 nang unang pumasok sa politika si Mayor Aldong bilang barangay chairman ng San Roque. 1998 nang nahalal siyang konsehal ng Uzamis hanggang sa naupong alkalde noong 2001. 2013 nang muli siyang naupong mayor. Vice mayor ang kanyang anak na si Nova Princess. At first councilor ng Uzamis ang nakababatang kapatid na si Ricardo alias Ardot. May iba pa silang mga kaanak na naupo sa iba-ibang pwesto sa gobyerno. Pero para sa pulisya, walang sinasanto ang anti-drug campaign. Wala gigisanto ang double barrel kay mamanang manlasa. Sabi ni Gonda, walang pinipili ang Oplan double barrel kahit pa malalaking opisyal ng gobyerno o kilalang personalidad. Si Paruhinog ang ikatlong mayor na napatay ng mga pulis sa anti-drug campaign na isinusulong ng Duterte administration. Oktobre 2016, kabilang sa napatay sa shootout sa North Cotabato, si Dato Saudi Apatuan Mayor Samsudin Dimaugom na sangkot din umano sa droga. Nobyembre 2016, nang mapatay sa loob ng kulungan sa Baybay Sub-Provincial Jail si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Pero giit ng Malacanang, walang kinalaman ang Pangulo sa pagpatay kay Paruhinog. Aside from his general instruction to eliminate drugs and all people who supported the illegal drug trade, he has no particular or specific participation in any of actual police operations. Bukas din ang palasyo para maimbestigahan ang nangyari. Rod Bolivar, ABS-CBN News.